Yo mga kabakal, welcome back again to our Kayo Kalabaw episode 5 dito sa Japan mga kabakal. So for today's video mga kabakal, so ipakita ko naman sa inyo mga kabakal kung paano nga ba mag-welding ng motor stand dito sa Japan mga kabakal. So gusto ko lang i-share sa inyo mga kabakal, no, kung anong mga posisyon na pwede nating gawin para maging maayos ang ating paghinang sa motor stand mga kabakal. Ito nga pala mga kabakal, no, ay motor stand ito mga kabakal sa barko mga kabakal. So matanong niyo naman ako mga kabakal, no, kung bakit ginanyan ko mga kabakal yung posisyon ng motor stand mga kabakal. So kaya nang sinabi ko sa inyo mga kabakal sa mga nakaraan na video ko mga kabakal, no, so ayaw ng mga Hapon dito mga kabakal na ipa-plat yan, bali ipa-plat mo yan lahat mga kabakal, yung mga style nila dito, mga posisyon. So kasi mga kabakal, gusto ng mga Hapon na one plat lang mga kabakal, one F lang yung hinang mo mga kabakal, buong-buo mga kabakal, para makuha talaga yung 45 degrees angle bawat gilid ng hinang mo mga kabakal. So yan mga kabakal, matanong nyo rin ako mga kabakal kung bakit may brace at may crane. So yung brace mga kabakal, yan ay suporta lang mga kabakal para hindi gumagalaw yung motor stand, kasi mabigat yan mga kabakal yung motor stand mga kabakal, kaya para safety rin mga kabakal, kasi minsan papasok ka sa loob dyan mga kabakal, papasok kami dyan sa loob kasi mayroong hihinangin dyan sa loob mga kabakal. Bali dalawa kasi yung motor stand yan kabakal, dalawa yung motor stand yan, pinagsama-sama namin yan para isang hinangan at isang baliktara na rin mga kabakal. So ngayon mga kabakal, no, so chine-check ko muna yung crane mga kabakal, kung okay ba mga kabakal, kumapit ba siya mga kabakal before ko siya i-remove yung brace mga kabakal, kasi babaliktarin natin yan mga kabakal. Kaya mga kabakal, no, pinukpok lang yung maso mga kabakal, kasi grabe ang pagka-welding ko niya sa brace. Para safety tayo mga kabakal, no, sa trabaho natin mga kabakal. So check ulit sa crane kung kumapit ba siya or pwede na siyang i-up. Hindi pa rin mga kabakal, kaya pukpukin ko rin ulit yan mga kabakal. Ayan, nakuha na mga kabakal, no. So ngayong nakuha ko na yan mga kabakal, gawin ko naman ngayon ay i-lifting ko siya mga kabakal, kasi babalik tarin natin yan mga kabakal. So kung makaranas kayo mga kabakal na ganitong mga materials o pisa na hinangin sa Japan mga kabakal, or sa anumang mundo kayo mga kabakal na nagtatrabaho sa construction mga kabakal, dapat talaga mga kabakal, no, ay safety talaga tayo mga kabakal. So talagang may brace talaga mga kabakal kung ganyan mga kabakal, para safety mo rin mga kabakal. Tapos check mo yung chain mga kabakal, no, para safety mo. Ayan, bigat yung mga kabakal. Ako, ang kapal pa naman ng plate niya mga kabakal, no. Ang kapal ng plate niya mga kabakal ay 30mm mga kabakal. Ako. At kung matanong nyo ako mga kabakal, bali 30mm mga kabakal, yung hinang yan mga kabakal, divide mo lang yan mga kabakal, kaya ng dati 30 divide 2 mga kabakal equals 15. So ang leg length na dapat hinangin yung mga kabakal, no, ay 15mm mga kabakal. So same as usual mga kabakal, pwede ka mag plus ng 2 or 3 kasi makapal yung plate yan mga kabakal, no. So kita mo yung kabakal, no, isang hinangan lang yung mga kabakal, isang hinang niya mga kabakal, bali kuha mo yung 15 na leg length mga kabakal. At kung matanong nyo ako mga kabakal, no, kung magkano nga ba ang voltahe at kuryente ko mga kabakal, ang kuryente ko niyan mga kabakal ay 450 mga kabakal.
At yung boltahe mga kabakal ay 400. Almost full na siya mga kabakal. Gawa ng hinang niyan mga kabakal ay makapal yung plate. So, gaya ng dati yung mga kabakal, no? Before kami naghinan niyan, nag-suggest talaga ako sa forma namin na hapon na baka pwede natin ganito lang ng forma. Yan nga forma na yan. Tapos i-layer natin para madali yung trabaho. So ayaw ng hapon mga kabakal, no? Ayaw nila na idea ko o sa amin na i-layer lang natin. So ganyan na posisyon. Sabi ng hapon, wag dapat daw ganun na style, paslanting, tapos hinangin mo para makuha talaga yung perfect angle mga kabakal. Kasi stricto ang owner niyan mga kabakal. Kaya wala tayong magawa. Yung ganyan mga kabakal, oh. Tingnan mo. Pag gano'n naman yan, no? Kita mo yung hinang makabakal, kung makita niyo kabakal, isang hinangan lang yan makabakal, flat lang yan, napakalaki. Tingnan mo kabakal. 15 to 17 mm yung makabakal, hindi yan layer makabakal. Isang hinangan lang yan. Isang hinangan sa isang plastada mo. So, ang tekniko yan mga kabakal, no? Nag-root pass muna ako niyan mga kabakal, mga 2 plastada mga kabakal, tapos final na mga kabakal yung malaki mga kabakal. So ayan mga kabakal, no? Nabaliktad ko na mga kabakal, no? So bali yung kuryente ko mga kabakal, no? 450 at yung voltahe mga kabakal ay 400, kasi niyan mga kabakal ay makapal na plate yan mga kabakal. Motor stand yan mga kabakal sa barko mga kabakal. So napaka-stricto po ang owner niya mga kabakal. So yan lang muna mga kabakal, no? Salamat mga kabakal, no? Thank you for watching mga kabakal, no? Sa Kayod Kalabaw episode 5 natin mga kabakal. At please don't forget to subscribe to my YouTube channel mga kabakal. And I hope mayroon kayong nakuha na mga technique or position or mga timplada ng mga kuryente ko dito sa Japan mga kabakal. So thank you for watching mga kabakal, and please don't forget again to subscribe to my YouTube channel, and God bless sa ating lahat mga kabakal, and see you again on my next video. Thank you mga kabakal.